kumbaga sa lahat, lalong-lalo na sa Panginoon, ano? Yes. Marami pong salamat dahil nandito pa kami malakas at buhay pa. Amen. Yes, amen. Yes. Muli naman tayong papatungo sa 2022. Napapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nandyan na yung mga nakaraang sa 2021, nandun yung blessings, nandun yung mga trials, nandun yung mga karamdaman, pagsubok sa buhay. Yes, correct. So, praise the Lord dahil ligtas pa rin ang aming pamilya, no? Thank lahat, you, Lord. No? Thank you, Lord. Praise the Lord. Sapagkat glory unto you, ang Diyos talaga ay mabuti, no? Yes. Sabi niya, hindi kita pababayaan kapagka ikaw ay tatawag sa akin. Amen. So, praise the Lord dahil hanggang ngayon, nandito naman tayo muli, kami, buong pamilya, haharapin namin natin muli ang 2022, no? Nandiyan naman yung mga panibagong pag-asa, panibagong kalakasan. Pagsubok. Nandiyan na yung lahat na ating haharapin muli. Yes. Sapagkat ang Diyos ay siya talaga mismo ang frontline na ipaharap niya sa atin tuwing tao, no? Yung mga blessings. Amen. Nandiyan na yung mga karamdaman. Lahat, nandiyan na. Sapagkat ang Diyos ay nandiyan sa ating buhay, no? Amen. So praise the Lord sa buhay na Diyos. Napakabuti ng Diyos. Salamat, salamat talaga. Salamat muli. Buong pamilya namin, nandyan kami lahat ngayon. Praise hallelujah. So, glory to God. Salamat sa Panginoon. No? Amen. God. Amen. Next. Salamat sa ating buhay, Diyos, dahil naabot naman natin ang 2022. Wala tayong mga sakit, nakasimba tayo ngayon lahat. Yes. At ay nagpapasalamat sa ating buhay, Diyos, dahil sa loob ng isang taon, kahit nagkasakit kami, nandyan siya sa amin at pinagaling niya kami. Glory to God. Glory, glory unto you, God. Sa mga blessing, binigyan niya, kahit minsan wala, nandyan siya na biglang mayroon na darating sa amin. Yes, yes. Napapasalamat din ako sa mga kalakasan, pinakaloob niya sa amin, sa mga anak ko, nagatrabaho, pinigyan niya sila ng kagalingan at inilayo nila sa mga sakit. Yes. Yun lang, ibalik kong mapasalamat sa ating buwan, Diyos. Amen. Amen. Salamat ako ngayon, nakasimba ako. Amen. Lalo na, pasalamat din ako kasi yung mga anak ko nagapunta doon sa akin. Yung doon sa Sabato. Nagpasalamat ako, nabuo kami. Kahit wala si Miles, nagpasalamat nandiyan si Lord. Professionalist siya, nagpasalamat ako sa kanya. Ang mga blessing, binigay niya sa akin. Tapos nagpasalamat ako sa kalakasan yung binigay niya sa amin. Lahat ng mga anak ko na maganda yung mga katawan nila. Nagpasalamat ako, kahit may kuan ako, stress ako doon sa bahay, yung hipag ko, nagpasakit. Sana mabigyan siya ng buhay na kahit saglit lang po, ibigay niya kasi kawawa yung hipag ko ngayon. Nagpasalamat ako, nakakain siya kagabi, pinakain ko na alas 12 ng gabi. Nagkain siya, kalahating gatas lang kinain niya. Nagpasalamat ako sa kanya na bigyan pa niya ng buhay yung hipag ko hanggang dito na lang ang pagpasalamat ko, binabalik ko ang pinapulit sa Panginoon. Amen, amen, amen. Okay, good morning sa ating lahat. Nasasalatan ko ang Panginoon na sa araw na to, tayo ligtas. Amen. Kanya, di ba? Yung pa niya sa atin, kahit anong mga trials sa buhay natin, yung problema at higit sa iyan lahat yung mga disgrasya, hindi tayo pinapayagan ng Panginoon lumabas sa ating bahay. Kasi may hinadlangan niya tayo, kahit sabi ng demonyo niya, maglabas ka o maglakad ka. Magpasyal-pasyal ka doon sa mga kwan, di ba? Ang Panginoon, ang angel, nandyan yan, sabi niya, huwag kang magkwan, gagawain siya ng kwan, paraan para hindi tayo makalabas. Kami nga ni Roxanne, gusto namin maglabas kahit saan, sabi ko, huwag natin maglabas kay alas 10 na, baka ano tayo dyan sa daanan, sabi ko, alam ko na yung panahon nga basa New Year. Nandyan tayo sa paligid, nasa bahay tayo. Yung iba nga sa bahay, may mga paulan ng bala. Nagpaputok sila kay New Year dati. Panahon ng siglo ng mga matitigas ang mga ulo.
Dati grabing paputukan. Iba na pala yung paputok, eh, baril na pala yun. Kami, pamilya, mga kapatid ko, kahit anong pasaway ng mga kapatid ko, alam rin nila yung New Year na New Year, hindi talaga yan sila maglabas at makitigas ang ulo nila. Sabi ng tatay ko, okay, maglabas, kaya alam mo, New Year talaga, magkwa talaga yan sila. Kahit sabi niya, maligo ng dagat. Ganun din nangyari. Hindi kami naligo ng dagat, nabalitaan namin, naman namin, limang pan, kinuha, o, oh, diba? Natin alam, natin alam, diba? Oh, nadaanan lang ng panahon. Oh. Kaya nagpasalamat ka sa Panginoon, nandito tayo sa harapan niya, nakasimba tayo, wala tayong sakit, wala tayong problema, naalis na yun, kasi 2021 na yun, problema natin, nandoon na yun. Ibinaon na yun natin sa kartan. Wala na. Ang problema naman natin, paano tayo makasurvive sa 2022? Yes, diba? Amen. Ayun lang mo, balik ko, pasalamat sa Panginoon. Amen. Good morning lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos na sa 2021 maraming maraming nangyari, may mga magaganda, may mga hindi rin, pero thank you Lord kasi umabot tayo, kami ng mga anak ko, ng asawa ko ng 2022. Yes. Ngayon 2022, hindi natin alam kung ano mga mangyayari. Amen. Pero hindi mo naman maiwasan ang problema, sabi nga ni Paul, nandyan lang yan, pero greater is He that is in us, sabi nga ng Panginoong Jesus, that is in the world. At saka, pasalamat ako na magaling na yung mga anak ko sa chicken pox. Thank you, Lord. Pinagaling din sila ni Lord. And dasal ko na matanggal na yung mga beklat nila. Ginagtsagaan ko talaga yung mag-Cebu de Macho. And pasalamat ako na nakasimba kami ngayon. Praise God. Nakaraos ng Pasko, pati New Year, na ang asawa ko okay din doon sa abroad, wala siya yung sakit, tapos pinapalakas din ni Lord yung katawan niya. And pasalamat ako sa Diyos na hindi niya kami pinapabayaan palagi. Yun lang. Amen. Thank you, Jesus. Gitu na kumbilo ba? Good morning sa ating lahat. Gitu na kumbilo pa na makatanda. Ako lang papasalamat ako sa Panginoon dahil nakaabot tayong lahat sa 2022. Yes, amen. Correct. Marami akong dapat na pasalamatan sa Panginoon dahil pinigyan niya tayo ng another na year, buhay, at saka yung mga hangin na nalalanghap natin. Yes. Pinapasalamatan ko yung ang Panginoon at saka yung protection niya, and then yung mga trials sa buhay natin noong 2021, nakayanan pa rin natin. Because so, pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil sa mapagsubok na yon, alam natin na kikita natin na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Kumbaga pa, lalo tayong lumapit sa Kanya kahit na ganun ang nangyari sa, lalo na yung COVID-19 na, kumbaga pa, na-survive natin yung COVID-19 na hindi tayo nagkasakit kahit wala kami nakabaksin. Yun, thank you Lord. Dahil yes. Alam namin si Lord ang aming protection. Yes. Ang aming good healer. Tsaka hindi niya kami pababayaan kahit saan kami magpunta. Yun lang. At pinapasalamatan ko rin ang Panginoon sa nanay ko sa ibang bansa na nandiyan yung protection sa kanya kahit amen, malayo amen. Siya, ginagayin siya ng Panginoon. Correct, yun correct. Lang, binabalik ko ang papulit at salamat sa Panginoon. Amen. Naman Rokia. Ano lang siya, no? Liit. Sige lang. Ngayon malaki na. Sa Panginoon kasi hindi niya pinababayaan si Mama. Yes. Hindi nagkakasakit si Mama. Then yung mga kapatid ko, tapos sa pag-aaral namin, okay naman. Then, kinakaya naman. Tapos, mga kapatid ko din, ganun din. Tapos, kahit maraming problema, nagkimula kayo sa mga ano. Tapos, pasalamat ako kasi na oh, Jesus, thank you, Lord. Nakalimutan na ni Mama lahat, nakamove on na siya. Praise God. Tapos, amen, amen. Amen. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa natapos na ang taong ito, 22 na. Narito pa rin kami. Amen. Yes. At saka mga blessing, Yun lang. Kaya balik sa Diyos. Amen, amen. Tayo po ay lagi nakaraos no, sa ating mga pagsubok sa ating buhay.
sa 2021, alam ko may mga pagsubok kayo. Amen. Ang dami pa mga pagsubok natin. Even me, no, as a pastor, ang dami. Marami talaga yung mga discouragement, no? Kahit pastor ka, merong discouragement talaga yan. Amen po ba? Agree pa tayo dyan? Amen. Totoo po yan, no? Pero ang agwala natin dito is yung ikagaganda lang talaga dahil meron tayong fundasyon sa buhay natin, no? Wala walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po yung ating magbibigay po sa atin ng lakas para makapagpatuloy po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen po ba? So ako ang ako in my side, no, as a pastor, grabe talaga ang daming pagsubok, no. 2 years after na sa mga nangyari sa buhay ko, hindi dingin sa inyo yan, at salamat sa Panginoon na hindi ako nawala ng pag-asa, hindi ako na-discouraged, para ipagpatuloy ko yung pagpapasok ko sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, no. Although medyo nag-glide din ako kay siguro alam niyo na yan, alam na ng Panginoon yan. At talagang hindi pwedeng ikurso natin yung mga bagay na alam natin sa riwa pa. Pero praise God. Kaya ngayon, glory to God. Talagang nagbabago study tayo sa mga yun, sa mga binabago studyhan ko. At yun. Ako'y masaya, no? Dahil ang kalakasan talaga natin is yung salita ng Diyos, no? Yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos. So yun po, hindi ko na masyado ipaan yun. Basta yun, salamat sa mga blessing na natanggap ko. Damit man yan, no? Mga pagkain man yan. Kung titinan po natin dito sa aming pan, dito sa aming bahay, glory to God, no? May mga pantala kami, mga pagpapala talaga, no? Nami pong natanggap talaga. Amen? Magita lang ang kapatid. Then, yun. Salamat sa Panginoon dahil nakapag-upisa na rin tayo sa ating church, no? Na, ano tawag dito yung talagang kung ano yung prayer natin na makapag-upisa na tayo, no? Maka-file halublak na tayo. Then, maka-complete po sa tayo, no? Panayin siya. Ongoing ngayon. By the grace of God, no? By faith. Hallelujah. So, ipag-pray natin na matuloy-tuloy yan. Tatulong ninyo, no? Tatulong ng Panginoon sa pamagitan po sa inyo. Amen? Hallelujah. So, yan. So, malaki pa tayong pasalamatan, pero alam na ng Panginoon niya, nagpapasalamat talaga ako sa Kanya sa buong taon, no, na mga pagpapalang binigay sa atin, sa akin ng Panginoon. Okay, so yun lang po. Masyadong seryoso ko. Amen? So, thank you sa lahat. Pag-preach natin, ay magpapasalamat ako sa Panginoon. Okay? Amen? So, gusto kong magpasalamat din sa Diyos, no? Sa totoo lang, maraming mga hindi magagandang nangyari, no? Marami din, di ba? Pero, yung mga bagay na yon ay, tawag nito, hinayaan ng Diyos na mangyari sa buhay natin para tayo ay matuto doon. We will learn from that. At, pero kung titingnan ko, sabi ko, Lord, may mga pangit na nangyari sa aming pamilya. Pero kung titingnan ko, mas maraming magagandang nangyari. Correct. Diba? Diba? So, hindi kayang talunin na mga pangit na nangyari yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, at the course ng aking pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay, tawag nito, pwede kong mabanggit yung mga iba, no? So, this time, simulan na po natin